Lord, I come, I confess, bowing here, I found my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found, is where you are. And where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Songs and rise to you. The temptation comes my way, and when I cannot stand, I fall on you. Jesus, you're my hope and stay. So take my song to rise to you. When temptation comes my way, and when I cannot stand, I fall on you. Jesus, you're my hope and stay. My righteousness, oh God, how I need you. Welcome po sa Usapang Katekista. Alam niyo po, kapag naririnig ko yung salitang katekista, unang-una pumapasok sa akin ay yung aking nanay. Bakit po? Kasi yung nanay ko ang pinakauna nagturo sa akin magdasal. Unti-unti niya ako tinuro magdasal at dinala niya ako sa simbahan. Sinasama niya ako kapag tuwing magsisimba. Kahit malayo pa ang simbahan sa amin. Sa amin kasi sa probinsya, sa Saba, bago makarating ng bayan, maglalakad ka ng mga 2 oras bago makarating ng simbahan. Hindi nagsasawa yung nanay ko na minsan kada linggo pumupunta kami, maglalakad lang kami. Yung kapatid ko, buhat-buhat ako dito. Yun.
hindi siya nagsasawa na turuan ako magdasal at dalhin sa simbahan. Naalala ko pa nga yung nanay ko kapag mag-design of the cross noon, ang daming cross ano, may cross sa noo, sa ilong, sa bibig, sa baba. Naalala ko, hindi ko makalimutan. Iisip ko, ngayon, may mali pala doon sa ginagawa ng nanay ko, daming sign of, daming kumukrosan. Tapos, ganyan, hindi ko alam po ba. Ito kasi, pag nakikita natin, yun ang gagayahin natin, syempre, wala naman mga katikista masyado pa noon, kaya, may mga nagagawang may kabuli ang malinid. Pero, unti-unti, na itatama, katulad na lang sa tulong ng mga katikista natin at mga kaparian, madre, sila yung unti-unti nagtuturo sa atin. At maraming salamat din po sa mga sa programang ito sa katikista at ako ay usapang katikista at ako ay naimbitahan dito at na-share ko po yung aking experience o aking karanasan bilang katikista. Kaya sabi ko kayo, usapang katikista, unang pumapasok ay yung nanay ko. Hindi ko po makakalimutan yung nanay ko na siya ang nagturo. Kaya po mahalaga sa isang pamilya talaga na sa isang pamilya na doon magmula ang catechesis. Doon ang sila ang magturo sa kanilang mga anak. Po, sila po yung unang pagtuturo sa pagdarasal. Kaya po, ako po sa pamamagitan ng talento, pagtugtog sa pag-awit, ay masaya po kasi sa SIPAM, nasishare ko yung aking talent bilang mga awit o gitarista. Hindi talaga ako maawit, pero nung tumagal, nung nag-serve ako sa simbahan, at ako ay napasama sa charismatic community, yun, unti-unti ako natuto kumanta, at natutong, mas lalo na-improve ko yung aking pagtugtog, pag-awit. Ako, pinagdarasan ko nung na sana maliit pa ako, hindi ko makalimutan, pinagdarasan ko sa Diyos na sana magkaroon akong balang araw ng ano, makapunta ako sa isang lugar na ando na lahat ng gamit, meron akong gitara, may drums, hanggang sa natupad yun, napunta ako sa community. Yun yung sa St. Peter community, doon ako galing. Doon lalo din ako, na-improve yung aking skill sa pagtugtog at pag-awit. Kung saan, nag-praise and worship kami, hanggang sa ako ay nakapag-aral ng college. At yung DE-Ed sa Specialized Religious. At na pagkatapos ko mag-aral ng college, na-assign ako ng SIPAM. At thankful naman ako kasi sa SIPAM, nagagamit yung talent ko. Lalo na pag sa mga bata, pagpapasok ako, naabangan nila lagi yung, Sir, saan ang gitara mo? Mas inahanap nila yung gitara. Sir, kanta naman tayo, ganyan. Mas tuwang-tuwa sila kapag hindi lang nakikita. Kaya minsan, kahit mabigat minsan yung gitara, dadaling ko. Kaya nga bumili ako ng mas maliit para madaling dalhin. Diba? Madaling dalhin. Mas nakaka... Pag man-music kasi, gustong-gusto nila. Kaya sabi ko, siguro ito talaga yung purpose ng Diyos. Kaya binigay niya sa akin yung talent na to. Ang makapagbigay ng catechesis sa pamamagitan ng musika at makapagpasaya. Kaya po, naman, suportahan natin ang ating mga katikista rin. At kung ano man po ang mga programa ng SIPAM, suportahan po natin sila. At huwag natin pong kalimutan ang magdasal. Diba? Pagdasal natin na sana po ay matapos na po itong crisis na ating nararanasan. Huwag po tayo magsawang magdasal kahit nahihirapan tayo minsan. Talaga, may purpose ang Diyos. Kaya nangyayari ang mga bagay na ito. Kaya kapit lang po tayo sa Diyos. Huwag tayong makakalimot. Amen. Sige po.